Marami. Oo, kay Raymond. Ang dami ng... Ang director ko dyan, pag napunta ako kay Raymond, si Baldomaro. Ano ba ang nangyari sa akin? Ganto naging story niyan. Ah, sige po, kwento niyo po. So, nirequest ako kasi bata raw ako ni Lito Lapid, sabi ni Baldomaro. Ah, wow. Ang eksena, club. Magkakaputuhan kami ron. Mm-hmm. Ang kasama ni Baldomaro, silang dalawa ni Monsog del Rosario. Nakalimutan ko yung title ng pelikula eh. Mm-hmm. So, may eksena. Nagkaputukan kami sa ano, nagkaputukan kami doon sa club. Pa, bantang huli, pak, na-corner ako ni ano. Na-corner ako ni Baldomaro, ginanon ko sa kanto ng poste. Eh, alam mo naman, eh, siyempre, eksena, no? Alam ko, akala ko magdadialog lang kami. Akala mo bang inabot ko dalawa, apat na sampal? Talagang sampal na lumalagapak talaga. Pero, tuwing tatamahan niya ako, pumapalag ako kasi talagang ano eh, eksena, di ba? Sabi niya, okay to ha. Di ba, taka! Ayos, Rando ha, okay ka. Oo nga po, namubula eh. Mula nun, in-explain na naman ako ni Baldo. O Rando, sabi niya, i-request kita, sabi niya, dito sa isang pelikulang gagawin ko, guest ka rito. Ayan lang, isang araw ka lang. Alam mo yung mga grupo ng UMD dancer? Opo. Mga UMD? Yes. O, yung grupo na yun, pinagbook lahat yung aking walo na yun. Ano? Alam mo saan ang eksena? Sa Albayog Samar. Isang araw lang ako, pero sabi niya, huwag ka mag-alala random. Naka-aeroplano ka. Walang problema, Direk. Pero kung sa ibang artista yun, di papaya kasi isang araw ka lang, eh, di ba? Tapos nadali ka na Samar. Oh. di ba? Ang dami, diba? Mag-isa lang po kayo nang bumugbog doon sa ano sa grupo ng UMD. Oo, kasi ano eh, parang ano nangyari, basta yung eksena, parang nasakote nila ako, nagkasakotehan kami. Binumbog na ito ng UMD. Eh, mga bata, eh, mga awkward pa naman. Puto, sabi ko sa iyo, hirap-hirap ako sa eksena kasi mga bata eh. Pag wamawas-iwas yung mga kamay na ganyan, awkward talaga. Pagka hindi ka nakagano, naabutan ka eh. Opo. Kasi bata pa sila. Pag di ka marunong sa first step, yung mga patras na ganyan, yung pag-ilag-ilag mong ganon, abutan ka. Kasi siyempre yung mga bata, malay ba niya, alam nila sumayaw, pero hindi sila marunong ng talagang action na yung pang-fights. Yes. You know? Kaya ako, nakaroon ako ng background dyan kasi nga si Lito Lapid at saka yung mga pisa niya yung mga nag-train sa akin. Opo, at saka pero ano talaga sir, bagay talaga sa inyo dati yung ano, yung action eh. Angas yung dito. Oo naman. Ipang action talaga yung datingan nun. I remember eh, hindi ko maano kung kasama ko yun sa ano, alam ko eh, naalala ko eh, Batang Reyes yata. Oo, nandun din ako. Handa ko. Sabi ko na eh. Ang dami kong ginawa, pati meron pa akong ginawa kay Soren, ang title ng pelikula ay Bandido. Bandido, yes. Bandido, gitarista ako ron, pero at the same time, banda kami, tapos Bandido, mga parang, you know. Bukod sa parang, Rosang Tato po, sir, ano yung pinaka-memorable sa inyo na project noon? Okay, yung kapatid ko si Judas, kasi nakasama ko dyan si Lito Legaspi, Perla okay. Bautista, Dario Ramirez, Pac Soler, si Sheila Israel, Ara Margarita Gonzalez. Sabi na yung memories nyo na behind the scene or ano na hindi nyo malilimutan habang naging artista kayo doon. Nagtanong ka, isang matindi to kasi yan. Kami dalawa ni Keanu at saka ni Alex David kasi ganito yan. Ginawa namin yung bangis. Okay. Alam yung bangis, di ba? Grupo kami ng mga sundalo, parang style predator. Ganon. So, marami na kami pinagsamaan ng mga yan eh. Si Alex David, si Remukiano, lahat yung kag-grupo namin sa bangis, si Nadindo. Opo. Eh, minsan kasi, ako sumbungan nila. Trans! Ang na pare, pag-action. Kinuberan akong ganun pare, sinapawan ako pare, hindi ko nakita. Sa screen, sabi ko, tagma na, sino yun? Sabi ko, ayun oh, pare, bahala ka na. O sige. Naka-forma kami kayo. Pag-action. Pare, sinag-strip ko yung paa ko. Ginanong ko yung paa ko, pare.
Tapos binawi mong ano, sumabit yung parang isa. O, tsaka na, makikita mo, gumugulong-gulong kasama yung Armalite. Kasama nyo rin. Asan ko yun? Sa ano? Auditory. Kasi maraming ano eh, maraming Adele eh. Pagka nagsushooting ka, okay. Maraming mga agawag tenay, mga tipong. Yes. Eh, pwesto mo, no? Nakapwesto kong ganyan, yan ka na. Huwag ka nang gagalaw. Diyan ka lang. Eh, may poporma. Poporma na sa gilid mo. Siga ganun pa. Tapos puputa ko sa harap mo. Tatakpang ka. Ah, sabi ko, tayo, may dead scene ako. Binaril ako. Pa! Nasandal ako ganun pa! Pagsandal akong gano'n, gumagaling-ganyan ako. Sabi niya, nag-iingat ko pa ako, pupunta pa ako sa harap ng andre ng gano'n. Gagano'n ako. Sabi ng mga andre ko, Rando, ibagsak mo na! Pagbagsak ko na, ang gano'n pika na niya. Oh my God! So tumagal ko yung exposure niya, sir, ha? Bago bumagsak ka. Hindi nila maputol eh. Kasama kasi, pagsandal mo, binaral ka, babalik ka gano'n sa camera eh. At tagal mo, bago bumagsak, gumagano'n ka ba? Rinig na yung director, Rando, ibagsak mo na, para ngawa mo na. Sir, yung 90s na yun, di ba, sabi ko nga kanina, yung movies nyo, halos, ano, kaliwat-kanan, kumusta yung, ano, yun, nung naging buhay nyo nun, syempre, di ba? Oh my God, matindi to. Kasi, naglalagari ako, minsan tatlo, apat na pelikula isang araw, eh. Eh, palibasa nga, Regal, ano? Opo. Pagdating ko sa opisina, o, Rando, kasama ko sa pelikula to, ganyan. Yung mga legman, magkakakilala rin yan. So, okay. O, schedule ko si Rando ng alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali, ah. Okay. O, sa akin si Rando, alas 12 ng tanghali, alas 6, ah. Okay. Sa akin si Rando, alas 6 ng hapon hanggang alas 12 ng gabi. Okay. Alas 12 ng gabi, alas 6 umaga, akin si Rando, ah. Alam mo nangyari, naranasan ko, nakatulog ako sa freeway. Sa highway. Diyan, malapit na sa may, ano yung exit bago magbalintawa. Lagari ako ng kotse ko. Sabi ko, parang teka muna, pahinga ako ng konti, no? O, tsaka na ba? Tumabi akong ganyo, kinakatok ako ng mga pulis, tsaka ano? Pagbukas, nakita nila ako, uy, idol, boss, kamusta ka na? Nangyari sa'yo? Sabi ko, sabi ko, anong oras na? Boss, alas 9 na ng umaga. Bako, sabi ko, late na ako. Sabi ko, kasi, galing akong Bataan. Pero ang... Unang shooting, dyan sa Kamesa, tapos susunod na shooting, doon sa Nanabota, susunod na shooting sa Bataan. Pagkatapos sa Bataan, babalik sa Batangas. Oh my God. Grabe, ang lalayo. Ano ba si Lagari yun, di ba? Grabe, hindi, halos hindi na kayo nakaka-uwi ng bahay nyo niyan, sir, no? Hindi talaga. Minsan, nung ginawa ko yung bangis, isang buwan, hindi ako nakauwi. Nandun kami sa Bataan, sa Maribeles. Sambon. Sa dinami-dami ng ginawang pelikula ng Regal that time, isa ang bangis sa talagang boom, gumanoon. Kasi marami kami. Magkakasama kami. Monster yes, Del Rosario, Victor Royo, Ardo Almanso. Oo, Rem Kiano, Alex David, si ano pa, sino mo yung mga kasama namin doon. Yung iba kasi, at alam mo yung fight structure namin doon, dati kung ano, kasama ni Jackie Chan sa Hong Kong, si Philip ko. Kasama niya si Philip ko. Tapos, meron pa akong ginawa kay Cynthia Laster. Pagka in-schedule kami, alam nila, barrel na to, sapaka na to. Hard action lang yun, no? Hard action, no? Kapag sinasabi. Hard action, pag in-schedule kami, sigurado. Pag in-schedule kami, sigurado, patayan to. Tanong ko, sir, siyempre, Lito Lapid talaga yung ano nyo eh, no? Bukod kay Lito Lapid, sir, meron po ba kayong hinahangaan na action star? Meron po ba kahit isa? Oo naman, siyempre. Number one, si manager, si FPJ, number one yan. Oh. Lahat yung mga yan, hinahangaan ko yung mga yan. May kanya-kanyang karakter yan, pare. Si FPJ, pag gumilid na yan, at gumanya na, sigurado, nandun na yung kamay niya, hindi mo aabutan, nasa mukha mo na. Ganon, di ba? Si Ipe, palibasa, kaliwete, ibang klase, mawar ang baril yan. No? At saka, so gusto ko rin yung mga forma niya at saka yung acting niya. Oo. Totoo talaga. Kung facial expression saka kasi Lino Broca yan eh. Yes, under Lino Broca yan. So you can't go wrong with that.
Lino Broca yan, pare. Lino Broca yan. Kaya hindi ka magkakamali, Gabe. Bong Revilla. Oh. Bong Revilla ang character niya lagi. Yung talagang hindi pa nagsasalita yan, mukhang tigasin ang mukha. Eh, no? Matigas na yung mukha talaga. Eh. Mangas. Pag nakatingin, ang talim, matalim. Matalim tumingin, di ba? Rodriguez. O, dadaanin niya sa ano. Iba-ibang klaseng style ng martial arts. Yan, yan talagang... Oh, di ba? Sa Ronnie Ricketts, ganyan din. Yun na pa ba? Si Isberhel, ganun din. Si Isberhel, matalang, pare. Matalang. Nagkasalita na. Mata pa lang. Akala mo may eksena na kaming dalawa, nagtingin na kaming ganyan. Nagtingin na kami. Tingin na kaming ganyan. Wala. Wala kumukurap. Ang una kumurap, talo. Talaga? Oo. Oh, ang nandun, kami ni... Hindi ko alam kung kami ni Richard Duran nandun din at saka si ano si Dan Fernandez. Okay. Oh, si Dan Fernandez. Ang dami, ilang peligro niya ginawa namin ni Dan Fernandez, pare. Nagbugbogan pa kami niya sa palay na may tubig. Sabi ko sa iyo, puta ka na. Walang cut-cut. Puta na, inukulang kami na yung nakaganyan yung camera. Suntukan kami dyan. Kahit anong mangyari. Sabi ko, pare, ako susuntok. Pak! Suntukin mo ko. Pak! Sipahin mo ko. Pak! Ako na ba? Pak! 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 Meron pang time na nagkapikunan kayo? Nang ka-routine nyo po? Meron din, pero hindi naman talagang ano, hindi naman naging seryoso kasi yung iba naman din naman talaga sinasadya. Yung iba po pa rin yung pagiging professional niya, no? Oo naman, hindi naman talaga, meron naman hindi talaga sinasadya, di ba? Eh, pero yung sinasabi ko sa yung mga Adele, sinadya ko talaga. Yung sa bagis, sir, sinadya talaga yung sa bagis. Bakit mo, umuusok yung mga alika mo, sabi ko, pagkat-kat! Uy, pare, sorry! Simula nun, pag-action, andito na lang siya, hindi na gumagalaw. Sa anong mga burgada, sina Alex David, sina Tiano. Opo. Pare, yun. Ako naman, pag meron akong pasasampal, ang tinatawag ko si Remo Tiano, laki ng kamay nun. Kaya nabuo itong ano, Ray TV, sir. Mahilig talaga ako sa ano. Kaya, kilala ko po kayong lahat eh. Kayo po yung mga naabutan ko eh. Salamat. Kasi, ako rin, nag-iisip din ako, sabi ko, ganun na lang. Pagkatapos sa 13 taon, you know, I did it for 13 years. Sabi ko, parang ganun na lang. Well, sabi ko, eh, ganun talaga ang buhay. Kung talaga hanggang ganun at wala na makakaalala. Pero, natuwa ako kasi sinasabi ni Mrs. Uy, may gusto kong mag-interview sa'yo, si Ray sa Ray TV, ganyan-ganyan. Ay, ganun ba? Oh, sige. Kamusta lahat ng mga followers ng Ray TV? At saka ano, huwag na huwag nyo lagi kakalimutan mag-like lagi kay Ray, ha? Eto, talagang hukubad ko, gagawin niya yan. Kung hindi ko kayo sasama kay Lito Lapid. Saka maraming salamat sa lahat ng sumusuporta kay Ray, ano? Totoo lang, talagang napakabayan itong mag-asawa na to at saka talagang masaga sila para bigyan ng daan at makita kami muli. Ako actually within 20 years, hindi pa ako nakagawa ulit ng pelikula since 2003. Last na yun. Kasi 2003 mapunta kami ng Amerika eh. Yeah. Sir, sa privilege po para sa akin kasi idol ko po kayo eh, isa po kayo sa mga hinahangaan ko. Nung sabi ko nga po sa inyo kanina, nakabutan ko yung ano eh. Yung prime ninyo eh. So, salamat po at pinabigyan nyo kami, sir, ha? Huwag kalimutan mag-subscribe. Paalam.